pinapara ni ganit ng Jesus. So, bahagyo ka kung pinapara mga tumalo. Kasi kapag na isang tao talaga, kapag masabi ko yung mga kamaratan, ay, ano eh, mabalik at babalik sa'yo. But of course, kapag pinapara ng pinapara niya, ay darating yung panahon na ay magpapakita pa rin sa iya. Pero ang anong sabi ko nito, siyempre, ikaw ay katulad ng isang bangka o lubog. Sabi nito, to live, grow, and persevere in faith until the end, must nourish it with the word of God. So mahalaga po yung salita ng Diyos. So kung meron kayong Bible, magbasa kayo ng Bible. Kung kayo ay magsisimba araw-araw, pwede po. Sa mga may smartphone, dami yung may application. Pwede yung tumanggap ng word of God everyday, kahit na isang sentence, isang quote, isang line, o isang word, pwede rin. Ano ba yun? We must beg the Lord to increase our faith. Palagi natin yung pag-asabi at tumago ang ating pag-apagbay. Ano pa ito? Walking through God. Yung sabi ko, kung talagang ang tao ay gusto nito na mag-isang pagkapalawa ng pag-apagbay, work of charity. Work of charity. At yung isang hamang simbahan dito ay medyo may kabigatan ano, yung charity, charitable works organized, kung maaari. Huh? Organized charitable works. Hindi lang ako magbibigay sa iyo. Let us organize charitable work. Hindi yung hamang sa parokya. Anong charitable work na ginagawa natin? Yung sustainable. Yung sustainable. Hindi lamang po ito yung Pasko. Ay, meron tayo ito yung Pasko. Ano ang halimbawa dyan? Yung scholarship program. Ay, paano magkaroon tayo sa next scholarship program? So, abounding in hope and rooted in the faith of the church. Rooted in the faith of the church. So, sa parko, yan po yung ating bahagyo na kung saan makita po natin na bahagyo yung lalo-lalo ngayon sa simbahan ng mga lupa. Sa simbahan ng mga lupa ngayon ay meron na tayo ngayon yung pong tema ngayon sa Church of the Holy, look at Jesus. Tingnan mo si Jesus sa lupang lupa na tayo po sa fixed dito. Okay. Nakita po natin na si Jesus ay lupang lupa, nakapako sa krus. Walang gabi, walang palamuti, bare, naked, walang kalaman naman. Aming lamang na kung saan ay makita natin. So, higit na pagkilos na itulog natin, lalo-lalo po sa aspeto ngayon, lalo sa hirda po ay hirondam na may paramdam natin sa ating simbahan. So, hindi yung mahalagang mga aspeto po, ano? Yung mga ating sinasampalatayanan, so, trinitarian, pa. Para nga po, ano yung tayong mga activities nila, pwede po lang yung ating oras. Trinitarian ay love, because of God's love. So, He revealed Himself, revelation. Ano pa? Faith as response to God. Grace, human act. Hindi pwedeng grasya lang ng Diyos nang walang pagtubo ng tao. Ano ba yung Trinitarian Father, Son, and the Holy Spirit? Bahagi ng ating pananampalataya na hindi sa lahat ay isang pananampalataya na mahubunga sa atin ng buhay na walang hanggan. Well, practically po, buhay na walang hanggan po, simply ano,
alam mo yung lahat ng aking, lahat ng inaanap ko magkakarabi. Ano yung buhay na walaan ka? Babalik din tayo doon sa tema ng taunay ko, sa hirong ng food. Look at Jesus. Jesus is the leader na kapag kasama mo na si Jesus, kasama mo na si Jesus, ay hindi yung buhay na walang hanggan. Kapag nakita mo na ang tinuturuan mo ay si Jesus, matignan mo yung mukha ng mga tinuturuan mo, ay nandito mo na si Jesus. Tingin mo ang bawat isa, tingin mo ang mukha mo, tingin mo ang kagabihin mo. Pero nakikita niyo ba si Jesus? Diba? Hindi ba makakita si Jesus? Well, so, anong oras na? Ha? 12:20 na. Okay. Yung fundamentalist. Pag sinabi ko fundamentalist, ay anong halimbawa nito? Yung Christian fundamentalist, born again fundamentalist, Islamic fundamentalist. Ibig sabihin, ang fundamental lang sa, pag sinabi ko yung fundamental, fundasyon, yun lang. No? Ibig sabihin, kapag hindi ka nakatilang, ay kapag hindi ka rin nakasama, kapag sinabi mong Islamic fundamentalist, ay kapag hindi ka Islam, siro ka. No? Tae ka. No? Di ba kayo mag-uunawa? No? Kapag hindi ka nila kasama, wala kang kwenta tao. Ito yung sabi ng fundamentalist. At yung fundamentalist na ito, may kanya-kanya sila pinagbabasa. Halimbawa, yung mga Christian fundamentalist, yung Manila, Bible lang. Pag sinabi yung mga Christian fundamentalist, ang pinakilapakito yun sa Bible. Pag wala yun sa Bible, yung tama yan. No? E kung sinabi, baka ng flow mo, wala sa Bible. Wala ang po. Wala sa Bible yung po. So, ganyan yung kanilang pataunawa. Sa atin, hindi kasi tayo eh. Hindi lang tayo Bible. Tapos yung ating, later on yung discuss tayo. Sa atin, ay tatlo. Word of God, equals, Bible. At mga sinabi nga dito yung teachings of the church, magisterium, at saka yung pangatlo ay yung sacred tradition. So, it will be explained to you later on. Pero yung said, what's not yung fundamentalist? Ay ito lang. Ito lang. Kapag hindi na kasama ito, wala ka na. Isang word ko ng fundamentalist ay ano? Extreme. Extremist. No? At mas muli may hindi ang extremist na. Parang hindi na sa akin ang fundamentalism is based on fear. Ay kasi nga, ang sinasabi niya ay fundamentalism is based on fear. Kapag hindi ka rin umaraw ito, hindi ka maliligtas. Kaya kanila parang patalik. Kaya kaliligtas sa mga fundamentalist, so nasasabi, no? Magbubunaw na ang daigdig, ang magbago na kayo, at mga bukas, magbubunaw na kayo ng muna. Yun ang tema. No? Sa akin, iba? Hindi. Pagmamahalan. Magbubunaw mo yung mundo bukas o hindi, basta na lang pagmamahalan, makakarapin ang buhay na wala kang gano'n. Kaya hindi namin yung baseball, tinatakot ka. Pag hindi ka naniwala, ano mo, makalita ka. Pero, sa mga okay? Any question?
Yung tali na pinagkakala. Yung sa tali na patay si Kristo sa cross. At doon sa Trinity, kung may kanya-kanyang words na, at para sa mga Holy Spirit. Kung ara si Kristo, hindi may kalalagayan na bilang true God and true man, sa anong aspeto o kalalagayan ni Kristo na matay ng Diyos naman? Sa kalagayan ba ang pagiging kaligasan ng tao o sa kaligasan ng pagkakas? Alam mo, yung tanong ngayon medyo maging mahirap. Pero yung sabihin, pag sinabi natin na ang Diyos ay namatay, kasi ang Diyos ay namatay. Pero especially, Father, ang kanina sa iyong kailangan natin, si Kristo, pinag-aasabot kasi si Kristo ang namatay sa cross. Oo. Tapos sabi ko yung kanina, kung si Kristo yung namatay sa Diyos, namatay din ba ang Diyos na ang Espiritu Santo at the very moment na namatay si Kristo sa cross? Sa ano pong kalagayan ni Kristo, bilang sa kalagayan ng Diyos at sa kalagayan ng tao, kung ang Diyos ang may Espiritu, sa anong parte po ni Kristo na namatay ang Diyos naman natin? Well, hindi sa parte mismo ni Kristo, hindi sa parte mismo ng Diyos. So, ang isang nakamuli ay understand. It is very explicit. So, may bahagi siguro na, well, yung paliwanag ko ng mga theologian sa ganito, yung parang ito na rin ako ay, ang mga kaya ka. Diba, ako ay ng magulang at isang asawa para madali na magali. Hindi man tali ng para ang tao. Yung para doon na wala na yung kalooban mo na mauhay sa lubang kalungkutan na naranas mo sa pagkakamay. Yun yung parang yun ang kanilang kaluwaan. Yun sa mga sabi na namatay na nakalaglaran yung mga ang kanilang tatanda ko yung sinasabi mong tatanda eh. Patay yung Diyos. Kaya kayo eh, hindi kailangan kumilos ng magaslaw, magawa ng mga mga magbibiga. Kaya daw kung malakas ang demonyo, dahil patay yung Diyos. Parang in general, kasi pag naman yung ano kasi, kung logically, kung ganun po isipin natin, ano eh, naiisip ko lang sa ngayon, ano yung kalagayan ng Diyos Ama? Namatay ba yung kanyang nararamdaman bilang Diyos Ama sa anak niya? O spiritually namatay siya? At dati na namatay si Kristo, namatay din siya spiritually? Yung gusto mo na ano eh, maraisip. Kaya kayo, yung paliwanan ko, yung panitang tao, yun po yung namatay. Kaya hindi siya mismo yung bilang Ama na Diyos, ay siya rin yung namatay kasama ni Kristo sa Kristo. Namatay siya sa kalagayan niya bilang tao sa Diyos. Hindi siya namatay dahil sa kalagayan niya sa spiritual. So ang Diyos naman, ang
Nagulatap si kanina Father Diyos kanina sa akin sa Lord Chilena. Namatay din ang Diyos Ama kasama ni Cristo at Pence sa Cross. So, parang ito simple. Kasi ang kalagayan niya is spiritual. Wala siyang kaligasan ng katawan ng tao. Ngayon yung gusto kong ano. Kasi kung ang sinasabi niya, namatay siya dahil isa sa ngayon, pagkalala sa anak, yung sa relasyon ng tao bilang ama at anak, may certain point na namatay yung relasyon nila. Mas madaling, ano, mas madaling inindi yung papi ko yun. Yung po yung sa akin natin, gusto kong dinaranan yung pag-inibirth rate. Ano yun lang, yung parang na magdami, mahusap. Kasi, kung sa spiritual na matayuan, yung damdami, it's just also life. It's also non-existent. Malamas yung non-existent. You know, in your mind, you see spaces. Parang ganun na rin ko. Pero, dahil ako naman ang Diyos, wala ka tayo. Hindi natin ka. Pero ako naman siya. Pero parang, isa ko kasi yung guys tayo. Oo. Pero, hindi ka naman lalo na spirit na ito. Yes. And history of the world. Yes. Because we are not your spirit. Hindi natin mas pwede ang buong buong tayo kasi yung role kasi niya. Tama-tama yung ano, yung gano'n. Patulad yung test to ano, to record, bilang isang komunidad. Bilang isang komunidad. Kapag tayo yung gusto pamilya, kapag namatay yung father of the family, magamang hindi kang namatay, no? Pero everything stops, di ba? Because hindi namatay. Hindi kang namatay, pero you see that apart from you,